di ba? Print ka agad. Kasi nasarapan dito sa bagong modification ng Lola. This is the Green Dragon. Alam nyo ba kung gaano kalaki to? Ulo pa lang yang nakikita ninyong piniprint ko. This will be the biggest dragon I will ever print. Ano to? Kamag-anak ni Shamron. Yung sa Dragon Ball, yung wingless dragon, yung telepathy dragon na Chinese dragon na tinatawag. Hindi ko ito ma-print-print noon eh. Kasi laging natatapple down yung mga support na yan. Grabe. Dumadanggil kasi yung aking nozzles because of the ex-gunry. But now, wala. Walang kayabang-yabang ang Lola. Just because of this modification. Di ba? Hindi na nag-topple down. Dati ganyan palang kataas. Naku, dinadanggil na yan. Topple down na yan. Dumabagsak na yung mga support na yan. Kaya, wish me luck. Talagang gagawin ko na tong ano na to, Green Dragon na to. Malaki ito guys. Sobrang malaki na. Excited ako. Baka maubos yung filament ko na 1 kilo or baka kulangin pa. Pero ginawa ko lang 10% yung infill eh. Baka okay lang naman siguro. Kaya lang kasi ang parts niya is around siguro ilan eh. Napakadami niyang parts. Yung pinaka-segment ng body niya. Teka, tignan ko. Ayan yung parts niya eh. Ayan o. Lahat yan. Ipiprint ko. Lahat yan. Pero yung dami niyan. Sa segment pa lang ng body is 45. 45 segments yung body niya. Aside from the head at saka yung mga accessories. Diba? Dalawa-dalawa yung kamay. Dalawa yung ganito. Dalawa yung ganyan. So napakalaki talaga nito. This one is the head pa lang ah. So susunod siguro dalawang part lang. Tsaga-tsagain ko to ng siguro 2 weeks? 1 week? 1 week bago ko ito mapiprint lahat-lahat. Pero tsaga-tsaga talaga. Kasi desire ko to nung ko pa ito gustong-gusto mga apo. Alam mo, maraming gusto ang Lola noong araw na bilhin na nakikita ko sa Chinatown or ganyan. Pero ngayon lang talaga mabibigyan ng katuparan. Di ba mga apo? Dahil ako na mismo ang gumagawa. Sige, balikan ko kayo mga apo ha. Part by part natin itong series na to ha. Na pagpiprint ko nito kay Green Dragon. Si Shamron. Okay. Okay mga apo, natapos na natin yung ulo. And now I'm printing 6 parts of the body. This is the head. Di ba ang ganda oh. Medyo nagkaroon siya ng fail doon sa support. Pero okay lang, hindi naman kasi masyadong significant yung support na yun. O ba ba't nilagyan pa ng support na yun? Nakaka-istorbo lang. And everything else is okay naman. Kaya lang may mga failed support nga. Eh, yung support niya kasi yung ko ba. Basta, ano lang naman, sa tip lang naman. But anyway, eto na siya. So, at long last, after several trial, na-print ko rin itong ulo na to. This is 200%. So, napakalaki talaga nito. Mapa ito kapag natapos ko itong i-print. At mind you ha, ang parts niya umaabot ng, kalimutan ko na naman. Kalimutan na naman ng Lola. Anyway, basta sobra itong mahaba. Wait lang. Ito na. Oh, 45. Up to the tail pa yun. May tail pa yun. Aside from the 45 na body parts niya. But anyway, tanggalin natin itong kalat ng support na hindi na print. Okay naman ang pagkaka-print niya using the modifications, yung new modification na ginawa ko, yung reorientation ng extruder. So, wish me luck dito sa ibang mga parts at mukhang okay naman na look. Oh. Diba? So feisty. Anyway, balikan ko kayo ha hanggang matapos to. Ay mga apo, it's already almost 2 a.m. Ano ba ang petsa ngayon? Basta this is the second day na piniprint ko tong Green Dragon. These are 6 parts ng kanyang body. Basta this is the second day. Second day na kasi morning na eh. Wala naman siyang aberya. Napakaganda ng prints kung titignan nyo. Oh. Yung overhangs, grabe, di ba? Walang mga stringing, etc., etc. Kunting adjustment lang ginawa ko sa retraction kasi nadagdagan yung Bowden tube eh. Kaya, ayan, nawala na yung mga stringing. Kung meron man pa, isa-isa lang, napaka-insignificant naman nun. Ayan. Tsaka, mas smoother yung kanyang pagpiprint ever since nung nirelocate ko na yung extruder na yan dyan.
naging smoother at saka mas quieter nung ano, wala akong naririnig na minsan nga nalimpungatan ako, bigla akong bumalikwas kasi akala ko namatay, yung pala matahimik lang siya. Sobrang matahimik siya. Kung mapapansin niyo ang maririnig niyo lang yung ano, yung fan. Oh, tsaka umaawit siya, guys. Oh. So, wish me luck dito. This is the second part na niya, yung sixth part ng kanyang body. And then, 45 to go. Ay, ilan to go pa? 6 to eh. 39 to go pa. Plus the tail at saka yung mga arms and torso niya. But anyway, balikan ko kayo pagka natapos na papakita ko sa inyo, okay? Hello mga apo! Alam niyo ba mga apo? Mukhang kukulangin yung filament ko. Tignan niyo, mauubos na. Nangangalahati na. And this is just only yung parts na ano, 1 to 12 pa lang ang nagagawa. Plus the head. Kaya nag-order na kagad ang Lola. Otherwise, siguro baka mabitin ako. Pero talagang tatapusin ko to. This is the biggest dragon that I will ever make. Kasi medyo final dragon ko muna siguro to. After nito, iba muna mga ipiprint ko. Mahilig lang talaga ako sa mga ganong klase. Yung mga parang mga gumagalaw or something. Tapos dragon. Mahilig ako talaga. Ewan ko ba, hindi ko alam. Hindi alam ng Lola ang motivation ko sa mga ganito. But this time, ang motivation ko is itong modification na to. Anyway, ayan o, ang ganda-ganda. This is Speed 70, mga darling. Pero look at the texture, girl, darling, ha. That is Speed 70. Tingnan nyo. No in-between stringing, ha. Tingnan mo, di ba? Bongga. Kahit yung pinaka-inside texture niya, it's almost perfect. This is Speed 70. Para akong nakaano, para ang feeling ko, para akong naka-direct extruder. Anyway, try ko. Ayoko naman kasi mag-Speed 80. Medyo natatakot na ako. I guess enough na tong Speed 70. Anyway, balikan ko kayo mga apo. This is my third day. Almost fourth day. Yan. Na piniprint itong dragon na ito na si Shemron. This is almost my fourth. Apakalaki nito pag natapos, guys. Okay. Ibalikan ko kayo. Okay, mga apo. This time, natapos na yung kanina. Alam niyo ba kung gano'ng kalaki yung ano, yung katawan? Dito na siya. Sandali, papakita ko sa inyo. Dito siya mata. Ay! Diba yan? Sandali lang. Magkakaduktong pa. Ayan, ganyang kalaki. Luka-luka, Lola, no? But kung napapansin nyo, this time, it's a different color. This is emerald green. And I'm starting to combine colors. Kasi actually, kaya ko nilipat tong extruder dito is because I can change the filament when I post the system. Kasi dati, kapag magpapalit ako ng filament, whenever I post it, namumove ko yung axis. That's, kaya nahihirapan ako magbalik sa kung saan siya nagtapos. But this time, hindi ko lang kailangan mamove yung axis na yan. Baka wala na dun yung extruder eh. Nakahiwalay na. So, napakalakas na ng loob ko para mag-change, mag-post, mag-change ng filament. Tapos mag-different ng color. So, I'm going to combine olive green and emerald green. Slowly combination ang gagawin ko para magkaroon naman ng ano, hindi naman redundant yung green, di ba? Tapos magkakaroon ako ng mga slight design dito ng mga scales niya. Lalagyan ko rin ng konting emerald green. But not all. Basta pagtapos ito, it will be a very, very nice dragon. Talagang makikita niyo yung pagiging oriental niya. Anyway guys, balikan ko ulit kayo. Okay mga apo, this is my fourth day sa pagpiprint itong huge green dragon na to, and I just installed yung ano, second color ng ano, yung original color niya, yung olive green. Now I'm putting it on dito sa emerald green just to mix the color kasi gusto ko dalawang kulay siya or tatlo or even four kung kakayanin ko. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, yung piniprint niya ngayon sa ibabaw ng emerald green is already olive green. Kaya mamaya-maya, malaman na makikita ninyo na yung separation yan. Ay, nako guys, success ako. So, ang dali-dali ko lang na ilagay yung filament na gusto kong ipalit na kulay kasi hindi ko na kailangan galawin yung pinaka-Zay and X-Gantry na yan. Kaya, ayan,
Diba? Easy-easy lang, cool na cool. Okay? Balikan ko kayo mga apo, basta't maganda itong kalalabasan nito. Okay, mga apo, fifth day ng printing. Tingnan nyo how huge this is. Diba? Grabe, ang laki-laki talaga nito pag nabuo. This is super big. Ako po. So this is fifth day. Ano na to? Ang parts nito is up to, teka, tingnan ko ha. Kasi 45 pieces, di ba? Plus yung left and right pa. So nasa ano pa lang tayo, darling? Mga darling, nasa 21 pa lang tayo. Kasi nasa G-code ko 22 eh. Ay, oo, parang ganun. Teka, balik tayo. 22 yung last nito. Ay, basta yun na yun. Basta itong ano na to is nasa around 19. Pang 19 pa lang ito. May gulay. Kasi medyo, ito yung pinakamalaking parts. Kasi ito yung kabitan ng forearm. Yung sa kamay niya. Yan. Kaya medyo complicated at saka napakalaki. But anyway, balikan ko ulit kayo. Remember, fifth day. Tiyaga-tiyaga. Medyo na tapos na yung ito. Ayan. Laki, di ba? Grabe, o tingnan naman alos. Kasing laki siguro siya ng isang cup. Ito yung para sa mga legs niya eh. Ayan, katatapos lang. So, puyat na naman ng lola. Kasi inantay ko talaga matapos. Kasi kailangan ko talaga ma-follow up kagad yung susunod. Kung hindi, matatagalan pa tayo. This is already the fifth day. Going to the sixth day na tayo. And dami ko pang mga G-code na dapat i-print para sa kanya. So, may ilan pa ako eh. This one, lahat yan ipiprint po. Lahat ng mga G-code na yan, ipiprint ko yan. Ilan pa to? Sandali, hindi pa daw na sa dulo yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tapos, bali, gawin na nating mga 10 G-codes or 12 na G-codes. Kasi may iba pang parts na ipiprint ko separately kasi medyo sensitive na mga parts. Wala pa naman akong flexible material. So gagawin ko, itotodo ko na lang yung infill para hindi siya masyadong maputol. Kasi yung mga whiskers niya eh, kaya naku, wish me luck talaga. Sana dumating na yung mga ano ko, yung maybe in order ako. Kaya baka hindi rin bumagay, kaya hindi ko rin gagamitin. But anyway guys, follow up ko kayo ulit kapag may mga natapos na naman ako. Anyway, tingnan niyo kung gaano kalaki ha. Ayan. Halos hindi kasya ang kamay ko. Ganyang kalaki itong ginagawa ko. So, this is a very stupid adventure. Ewan ko ha. Hindi naman siguro stupid. Parang ano lang ako, masyado lang akong na-carried away sa paggagawa ng mga ganito. Anyway, balikan ko kayo guys. Wish me luck dito sa susunod. Ito yung parang pinaka-asap. Ano ba tawag doon? Leg part niya at saka dalawang segment. Okay? Then the rest of the segment mula doon sa palaki, papalik naman tayo, paliit naman tayo papunta sa tail. Okay? Mga apo, so this will be the seventh day na ginagawa ko tong Green Dragon na to. So ito na yung progress ko. Ako dito sa plastic bag na to, napakalalaki kasi hindi na kasya doon sa pinaglalagyan ko. So ito, kita niyo naman yung size niya. Oh. Ayan, yan ang size niya. Oh. Kasi ito yung ibang accessories pa niya. So, hindi ko na alam kung saan ko siya ilalagay. Gustong-gusto ko na siyang buuin para at least matapos na yung dito banda. Kaya lang kasi mas maganda kasing buuin ko siya lang sabay-sabay with you seeing it, di ba? Tapos, yung filament ko is almost done yung 1 kilo. Ito na lang ang natitira. Sa olive, yan na lang. So, yun na lang siya, oh. Pero mukhang kakasya naman siya eh. Tapos, yung pinaka emerald green ko, yun, marami-rami pa. Pero, ayun nga, may backup naman ako ng olive green. So, intayin natin. So, ito, mga maliliit na to, papunta na to sa buntot. So, sana kumasya itong filament ko pa na olive. Para at least, hindi na ako magbukas nitong isang olive green. Anyway, meron pa kasi din bibig. Ibang kulay naman yon. So, balikan ko kayo ulit. So, seventh day na to, guys. Naku, sumasakit ng, ang ulo ng lola. Kasi, ang hirap din minsan pagka, minsan di ako makatulog kasi binabantayan ko dahil
baka sumablay yung printer, kaya inaagap-agapan ko. So every hour nagigising ako just to see it, at saka may nakafocus ako dito, laging ilaw na isa. Anyway, balikan ko kayo guys. Okay mga apo, medyo nagdudusa ang lola kasi ang tigas pagkabit-kabitin. But anyway, ito na yung pinaka-last, ito yung last na mga segments niya. Up to number 45 na to, hanggang dun sa buntot. Tapos ang ginawa ko is binutasan ko siya sa gitna, ayun o. Ayan, binutasan ko siya. Kasi kahit na mahigpit ngayon ito pagkabit-kabitin, eventually, katulad ng mga ibang ginawa ko, lumuluwang din eh. So, yung ginawa ko, nilagyan ko na siya ng tali. Ayan, panigurado. Kasi pag lumuwang siya, ang dali-dali niya nang matanggal. Pero pag may tali siya, hindi naman siya matatanggal na. Ayan, nilagyan ko siya ng nylon na napakatibay. Ayan. Pero ang hirap-hirap pagkabit-kabitin kasi yung maliit nga, itong mga dragon na to, anong hirap-hirap ko na pagkabit-kabitin eh. Lalo ito, ang sakit sa kamay. Kaya, anyway, babalikan ko kayo pagka medyo yari-yari na kasi yung mga paa, ipiprint ko na, tsaka yung mga bibig niya, mata, ganun. Anyway, balikan ko kayo guys, this is the ninth day na ginagawa ko itong ano na to. Napakalaking dragon na to. Okay, balikan. Okay guys, giving you the idea. Ito, leg pa lang yan. Tingnan nyo, sakop yung buong upuan. Oh. Standard size ng upuan yan, lagpas pa. Tapos, ayan pa siya. Diba? All in all, total 45 pieces. Oh my gosh! I'm so excited na mabuo ito. Grabe! Sobra talagang grabe. Ay, nako talaga mga apo. This is the greatest thing na print ko. Sobrang sobra. Anyway, balikan ko kayo kasi may print pa akong parts niya eh. Bye-bye muna. Excuse me yung mga apo. Ito, kinahihinat na na. Alam niyo lang, apakahirap pala pag malaki. Grabe, yung puno na ako ng tanito, yung napaltos. Dahil sa pag-connect-connect niya, antigas, kahit 10% lang, sobrang antigas. Grabe, nakaka 1.5 kilo na ako. So, pag natapos to, ayan. And then, yun na yung mga susunod na parts. May gulay. Papahinga muna ako. Lapit-lapit sa mukha, lola. Sakit sa kamay, promise. Oh, ay, sus, kinuo. Paltos na. Anyway, balikan ko ulit kayo. Ako, mga apo, palpak. Kulang pa ako ng 8 segment. Grabe, ang haba pala. Sobra nito. Kasi mula dun sa... Kasi yung paa niya, dito sa harap, tapos ito may 8 pa dito bago yung paa sa likod. Eh, ang ginawa ko, yung paa nakaagad. So, mali ako. So, magpiprint pa ako ng 8. Oh my gulay, ang haba. Sobra, pwedeng iikot sa katawan ko. Anyway, tinitibayan ko siya kasi talaga sobrang ambigat niya, guys. Kaya 4 na nylon cord yung nilagay ko sa gitna para matibay talaga siya. Okay, balikan ko kayo, ha? Sige, mga apo. Mga apo, pakita ko lang sa inyo ha. Bali, ito na yung pinaka paa. Yan, piniprint ko pa yung ibang mga paa niya. Ayan siya. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Compare natin dito kay Blue Dragon. Ayan. So, pinakakatawan lang ni Blue Dragon yung paa niya. Nakapag-print na ako ng, eto, 4 pa. Kasi, di ba, kinapos yung katawan ko. So, magpiprint pa ako nito ng 2 na lang. 8 lang ang gagawin ko, hindi ko na sasampuin kasi masyado na siyang mahaba tsaka malaki, baka wala akong paglagyan. Pwede ko namang anytime na duktungan kapag kailangan. Ayan na, nakapag-print na ako. And then, eto na. Malapit-lapit naman na ako makaraos, but this is the 12th day na. Pang 12 days na to na piniprint ko siya. Alam nyo guys, medyo bumigay yung printer ko, yung fan ng printer ko, kaya nga bumili ako eh. Siguro sa sobrang tagal ng piniprint ko siya, medyo bumigay. Titignan ko muna kung pwede ko siyang langisan. Itong pinakatagiliran na fan na to. Sinasagad ko lang muna siya ngayon.
Check ko lang muna kung pwede siyang langisan. Minsan kasi natutuyuan ng langis yan eh, especially 24 hours na gumagana. Pagkatapos itong mga paa na to, tatry ko siyang i-revive. Okay? Bye-bye muna mga apo! Okay guys, this is the 15th day. No, 14th day. Yan. Nagkamali kasi ako dun sa isang paa niya, kaya prinin ko ulit. Tapos ito yung last few pieces na kakailanganin ko kasi medyo may mga na-damage akong pieces. Tapos yung iba hindi ako nagandahan, kaya diniscard ko. Kaya ito yung last. Tapos susunod nito yung kanyang mga daliri na lang sa kamay at saka mata. And after that, bubuin na natin siya and let's see kung gaano talaga siya kaganda. Okay? Balikan ko kayo ulit mga apo, ha? Hi mga apo! So, successful na ang katawan. Grabe. Pero, ano to? Worth it naman yung pagod ko. Kano siya kahaba? Hindi kasha sa camera ko. Kailangan ko lumayo. Wait, lalayo ako. Ayan. Napakahaba kasi. Ayun, oh. Isa siyang napakalaking sawa. So, pagtapos ko nitong video na to, pagka nag-video ulit ako, buo na siya. So, successful ang aking journey with this giant na oriental articulated dragon. Pinalitan ko yung buntot niya. Hindi itong tunay niyang buntot. So, naghanap ako ng mas magandang buntot. Yan ang nahanap ko. Which is yan naman talaga yung buntot ng mga oriental dragon. So, ito ulit. Ito siya. Yun. 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 Ganyan siya kahaba. Actually, dalawang rolyo siya. Ayun. Ang tiyaga ng lola, no? Pero fashion ko yan, yan. Magagawa ako, di ba? Ganda siya. Then after which, ano yun yung mga accessories na iba. Tapos may piniprint pa ako dito. Kaya lang, medyo pumalpak ata. Kasi namatay yung ilaw. Tapos na-resume ko. Parang medyo nag-warp. Pero still, titignan ko pa rin kung okay siya o hindi. Anyway, pagbalik ko dito at nag-video ulit ako, buo na to. Maganda na to. Okay? Mga apo, salamat. Okay, mga apo. Isingit ko lang. This is actually yung pinaka-paa niya at the same time, pinaka-claw niya. Hindi naman dapat ito ang ano, ang pinaka-paa niya kasi 'di ba yung foreleg tsaka yung arms niya. Actually, yung sa paa niya dapat ito lang. And I find it very boring, 'di ba? Kasi parang walang kabuhay-buhay. So, I made it the same thing doon sa kanyang claw, sa kanyang arm. Ito na yung pinaka-paa niya. You know guys, making this 1, 2, 3, 4, ito palang apat na to, my god, it took me 2 days to finish this one kasi napakahirap niyang i-insert yung mga joints, sobrang napakahirap kasi ang liit-liit and you have to be careful not to shatter yung mga nails kasi pwedeng magkaputol-putol yan habang ini-insert mo yung mga joints na yan eh. Kaya you must be in full control. Lahat na ng paraang ginawa ko and very fortunate na matapos ko lahat pero my full hands are very shaky at saka masakit yung mga kamay ko tsaka yung mga braso ko para kung ano tawag nito para kung nag-exercise ng sobra-sobra sa gym. Ganun ang datingan. Because yung pagbabaon ng bara-bara lang o pukpukin mo lang is easier. But this one is you have to be careful kasi pwedeng maputol dito, maputol dyan. Kasi those are the connecting point na napaka-brittle kasi yung pagkaka-print niya is pa-rounded lang na ganun, hindi pa ganun-ganun. So ito yung pinaka-iniingat-ingatan ko. Kaya sobra talagang in full control ka talaga bago mo ito magawa itong clone na to. Anyway, this will be the last part and surprise mo na bago ko pakita sa inyo. Gusto ko kasi full lahat na naka-ready na at saka lahat na nakakabit na. So, this is the last part that I've printed. Okay?
Balikan ko kayo guys, and you will be very, very surprised about this. Okay? Hi mga apo! So, ito na kami! Ayan, nag-uusap actually kami kasi pinag-uusapan namin kung paano ba namin ano, mawapapawala tong ano, COVID-19. Actually, pinatawag ko siya kay paring Goku. Eh, nag-email ako sa kanya kaso ang sabi ni paring Goku, busy pa daw pero at least nakapunta pa rin siya, di ba? After 16 days, nakapunta pa rin siya sa atin. Kaya lang, guys. Guys, sabi niya kasi tanging paraan lang para matanggal tayo itong COVID-19 na to at para makapag-wish tayo sa kanya is kailangan natin makita ang mga Dragon Balls. Eh, ang hirap kaya no, nasa outer space kaya yung mga Dragon Balls at saka ganyan nakalalaki. Hindi katulad ng nasa Earth na Dragon Ball. Eh, ewan ko ba dito kay paring Shenron? Hindi ko alam kung paano gagawin. Anyway, guys, joking aside, tingnan natin siya, papakita ko na sa inyo siya, ha? Close up, full details, etc., etc., ha? Guys, subscribe to your Lola's channel, ha? At marami pa akong kalukalukahang gagawin na ganito, ha? Maraming salamat. At turn ko yung camera, tapos ipakita ko sa inyo in details, okay?